Mga taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. So, itong video to ay ginawa ko para sa mga operation ng mga tax bookkeepers, tax specialista, at mga accountants. May mga partners ko dyan sa business. So, nagkakaroon tayo ng problem because pag pumupunta tayo dito sa ating tawag nito, chat, katulad nito, sa chat tayo rito, yan, itong pinagalaw ko rito, ang problem dito ay walang search engine. May nahanap ka, mag-uumpisa ka dun sa pinaka umpisa, nahanap mo ganyan. Ang hirap eh sa ating mga busy sa negosyo, kailangan mabilis na makita natin yung information. Dahil lagi tayong merong due date, hinahabol tayong due date. Pag lumagpas yung due date, eh di wala na. So, ngayon, ina-encourage ko lahat ng mga members ko, mga interns, mga scholars, at lahat ng mga kasama kong business partners na magkaroon tayo ng standardization. So, nire-recommend ako itong Google group.com. Kung sakasakali mang kailangan ninyo akong isama sa Google group, eh ito ho yung process. So, pupunta muna ho kayo dito sa inyong Gmail account. Oh. Sinasuggest ko na magkaroon kayo ng Gmail account. So, punta ho kayo dito sa Gmail account nyo. Dito, makikita nyo kung yung gumagalaw na cursor, meron ho rito yung siyam na dot. Pindutin nyo lang ho yung siyam na dot na yan at lalabas na ho itong mga icons ng Google. Ito, nakikita nyo rito, palalakiin ko. Yung group, yan. Pindutin nyo ho yung group na yan. Pupunta ho kayo dito, magkakaroon ho kayo ng ito, katulad dito. So, create group. Pindutin nyo yung create group, makapag-create kayo ng group. Ayan. For example, create tayo ng book para sa mga tax bookkeeper. So, ipangalan natin yung book at tax bookkeepers. Ayan. Sample lang. So, ngayon, dito nyo dadalhin. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Google Groups. Ito kasi ay personal ko. Dito tayo pupunta, Google Groups. Ayan. So, lagyan nyo ng description. Sabihin nyo rito, from now on, this will be our platform. Ang sample lang yan. Stop using other communication messaging network. Parang ganun, di ba? Next. Magagawin natin. Next. Three lang naman yan eh. Next. Who can search group? Ayaw mo makita ng ano yan, ng iba't ibang tao, di group member lang yan. Okay? Who can join group? Hindi yan, pwede namang lahat, pero ang suggestion ko, either only invited user, pagpangkumpanya o paghawak ng kliyente, anyone can ask. Pero siyempre, pag anyone can ask, merong moderator. Who can view conversation? Tama yan, group member. Who can post? Group member. Who can view member? Member. Ganun. Ganun lang kasimple. Okay? Tapos, pindutin mo yung next para pumunta ka sa 3 and 3. Group members. Sabi rito, directly add members. Wag, i-invite mo na lang. Halimbawa, Guia. O yan, in-invite ko si Guia. Lovely. In-invite ko si Lovely. Anong message? This is Emelino T Maestro. Accept invitation. All com shall be made in this platform.
Ganyan lang po, ma'am, sir. Oh. So, magkikreate ka na ngayon ng group. So, tanggalin ko na to. Back. O, hindi, ex ko. Ayan. Halimbawa, nakakreate na tayo ng group. Ito yung group na nakreate natin. So, dito, eh, papalitan mo ngayon to. Membership setting. Oh. Ako yan. Diba? Ayan, ako yan. No, email ko. Subscription. Email. Oh. Pwedeng digest. I suggest ko each email. Okay. After that, punta ka sa group setting. Oh, ayan yung group name mo. Ito yung group. O, ayan, maglagay ka dyan. Ano welcome message mo? Diba? Happier are those who follow the laws, who follows relevant laws. O, ganun lang. O, dito, no additional feature. Share, o, enable share level for this group. Who can see the group? O, group member. Who can join the group? Ayan. Who can view, ayan. Who can post? Who can view member? Ayan. For everyone. Okay, display. Ako sinasuggest ko, display name profile only. Para malaman mo kung sino yung kausap mo. Display name must be unique. Who can contact the group? Anyone in the on the web, pwedeng kontakin yung group. Who can review email? Ayan. Managers, group members. Allow email posting. Allow web posting. Keep conversation in Google group on. Who can reply private to group members? Who can attach file? Ako dito, hindi ko pina-attach file, kaya ginagawa ko group owners. Kasi yung file, dapat yan, mga bossing ko, hindi dyan. Dito nyo, lahat ng file nyo dapat ilalagay nyo sa suggestion ko, separate ang kanyang lalagyan. Dito na, dito nyo ilagay yung mga files ninyo. Yan. Sa paggawa ng Google Drive naman kayo. So, yung mga ilalagay nyo lang dito, sa ano, yung usapan lang, ha, usapan ninyo, yun yung parang meron kayong, kumbaga sa, ano, meron kayong minutes ng meeting, nandito, at saka maganda rito eh, kasi pwede nyo i-search. Who can moderate content, group members? Who can moderate metadata, group members? Who can post, group members? The default address, ito laging re-recommend ako, group address. Okay? No moderation. Bala na kayo dito. Rejection. Email. Ito sinusulat ko dun sa custom footer. English. Shall reply. Oh. Ako sinasabi ko lagi, eh, since grupo naman tayo, eh, lahat ng reply natin sa members ng group. Oh. So, pwede kayo mag-alagay ng roles, members, supervisor, yung ginawa ko. Save changes. Oh. Ano na, meron na kayong ano? Meron na kayong group. Ito, Tax Bookkeeping University, yung grupo ko. So, kagagawa ko lang yan kasi nga, nahihirapan akong makipag-contact dito sa mga members ko. So, with that, ine-encourage ko lahat ng members ko. Kapag kayo ay mayroong kliyente at gusto nyo kong sumama dyan sa kliyente nyo, create kayo ng googlegroups.com. Kasi yung googlegroups.com ko na ay fully booked na. Kaya kayo na gumawa. So, ini-invite ko kayo na gumawa ng sarili nyo. Okay? And then, gawin nyo ako as co-owner. Okay? Co-owner para ma-manage ko yung grupo. Co-owner, ha? With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Peace and happiness be with you for life. Happier life, peaceful life lang po para sa lahat. Thank you very much.